Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Itanong na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa drug watch list nila si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas ito sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama raw sa ebidensya ipinakita sa kanya ng PDEA ang pangalan ni Pangulong Marcos. So yun, magandang tanghali nga po mga kababayan. Narinig niyo naman po, itinanggi na ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang patutsada ng dating Pangulong Duterte sa ngayong nakaupong President Bongbong Marcos. At sinasabi niya pa noon na pinakitaan daw siya ng ebidensya ng PDEA. Pero bakit, kung alam mo na palang ganun, bakit hindi mo pa inilabas? Bakit hindi mo sinumbong? Bakit hindi mo kinasuhan? At taon na ikaw pa yung namumuno nun. Naging unfair ka ba? Tapos ngayon mo siya binibira na ganun nga, na sinasabi mo na nasa watchlist. Dapat pinatunayan mo noon pa. Kasi maraming kababayan natin ang naniniwala sa Pangulong Bongbong Marcos, sa mga ninanais niya mangyari. Ganun din sa ating Speaker Martin Romualdez, na tanging ikauunlad ng Pilipinas para sa mamamayang Pilipino ang ninanais. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Araw-araw tayo mananalangin, magsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas! At ayun nga po, sa mga kababayan natin na patuloy sumusuporta sa administrasyon sa Pangulong Bongbong Marcos at sa ating House Speaker Martin Romualdez, na ang tanging gusto po ay ikabubuti ng bawat isa ng bawat mamamayang Pilipino. Kung ano man po ang ginagawa nilang paninira sa administrasyon ngayon sa ating House Speaker Martin Romualdez, ang mga may mga tao pa rin pong naniniwala, mas maraming naniniwala, milyon-milyon ang naniniwala sa inyo. Kung ano man po ang gusto nyong gawin para sa ikauunlad ng Pilipinas, kami po ay walang sawang sumusuporta sa inyo. Mabuhay po kayo.